Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, san mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito pa ay sa pagitan ni Skylar Lassie ng Amerika kontra George Arias ng Dominican Republic. Fight schedule lang mga ito, April 18, 2024, nagaganapin po sa bansang Amerika. Doon po ito sa 2300 Arena, Philadelphia. So, ibig sabihin, bukas na po ito ating masasaksihan ang naturang bakbakan. Maghahayag po tayo ng sarili po nating fight prediction, comparison, analysis. Na kung saan, dahil po sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang kunting mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yun po ang pinaka-referensya natin. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel, lalo na po sa nag-request na gawa natin ng video ang bakbakan na ito, walang iba kundi si Idol Meljon Gumba. Taos puso po kong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong sports pitch kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, di na natin patagalin pa. Simulan na natin at unahin natin ang sa panig ng taga Dominican Republic na si George Arias. Ang boksingerong ito bilang isang professional boxer, may impresibong kartada po. 18 wins with 7 wins coming by way of knockout. May isang talo ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang nag-iisang talo, technical knockout or referee technical decision ang kanyang sinapit. May edad ito na 28 anyos at ang height nito ay 5 foot and 11 inches. Red 74 inches, orthodox ang kanyang stance. Knockout ratio 38.89%. Inote ko lang po, orthodox ang kanyang original na stance. Ibig sabihin, switch stance ang boksingerong ito. Last fight, April 8, 2023, nakalaban nito si Jared Anderson na kung saan doon siya nakatikim po ng talo sa kaunang pagkakataon. So, comeback fight pala ito ni George Arias po mga idol. Sa kanyang laban kay Jared Anderson, nakataya po ang WBC USA Heavyweight title, which is bakante po yun doon sa laban na yan. Nakataya din po ang WBO International Heavyweight title. Sa karanasan ni George Arias, sinuri ko po kung ito ba ay dating Olympian, lumalaban sa amateur, wala po tayong piho na makapagsasabi na talagang dati itong lumalaban sa amateur. Kaya diretso tayo sa kanyang kinalaban dito sa professional fights na kung saan nakapagbibigay ito ng magandang karanasan kay George Arias sa laban niya kay Jared Anderson at Cassius Ciney. Skills ni George Arias, boxer puncher po. Pressure fighter style, defensive style, counter punching style, willing sa brulan o tututo na bakbakan. Footwork na kung saan may kakayahan ito sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang makakalaban. Ginagamit din niya ang ring. Take note, volume puncher ito. Taglay ang timing at accuracy. Pagdating sa depensa, masasabi kong may magandang depensa ang boksingerong ito. Pero may butas sa depensa, lalo na kung mapasandal ito sa lubid. Matagal po makaalis, parang natitigilan po mga idol. Sa panig naman ng Amerikano na si Skylar Lassie, ang boksingerong ito bilang isang professional boxer, may kartada po na 8 wins with 6 wins coming by way of knockout, may isang talo. May edad na 29 anyos at ang height nito ay 6 foot and 7 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 75%. Last fight, Marso 16, 2024, nakalaban nito si Hector Coronado. Panalo by second round technical knockout itong si Lassie. Sa karanasan naman na taglay-taglay ni Lassie, bago ito pumasok sa professional boxing, dating US amateur ito. Rank 3 po mga idol. At sa uri naman ng kanyang kinalaban dito sa professional fights, may mga nakalaban na ito na mas veterano ikumpara sa kanya. Katulad ni Hector Coronado, Justin Novaria. Or tama, Novaria. Sa skills na taglay-taglay ni Skylar Lassie, outboxer,
Defensive style, which is yung kanyang pagbabakpedal, inikot-ikutan niya ang kalaban niya or ginagamit niya ang ring. Counter, pagpapanatili sa kanyang distansya gamit ang jab, one-two combination. Taglay, ang power, timing at accuracy. Epektibo ang kanyang galawan, siyempre, sa long range na suntukan at sa mid range na suntukan po mga idol. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa edad. Parehong nasa prime ang dalawang maglalaban. Sa height, reach, kung sino po ang may advantage, automatic, Skylar Lassie. Mas matangkad po ito ng 8 inches kay George Arias. Sa kanilang power, lamang po ang Amerikano, which is umaabot ng 75% ang kanyang knockout ratio. Samantala, dito sa taga-Dominican Republic na si George Arias ay mayroon lamang 38.89% ang kanyang knockout ratio. Sa stance, lamang po si Arias dahil switch stance po ang boksingerong ito. Ngayon, sa activity, aktibong-aktibo si Skylar Lassie. Samantala, itong si George Arias, isang taon po na hindi napapalaban. Delikado, baka pinasok ito sa tinatawag natin na ring rust. Dahil once na ang isang atleta pasukin sa ring rust na sinasabi natin malimit dito, delikado na maapektuhan ang kanyang galawan at stamina po mga idol, na sana nasa 100% ang kanyang body conditioning at nang sa ganon, makapag-perform ito, makapagbibigay ng laban ito na magandang laban dito kay Skylar Lassie, siyempre ang manalo din mga idol. Ngayon dadako tayo sa kanilang karanasan. Kung sa uri ng kinalaban dito sa professional boxing, lamang po si George Arias. Pero dahil sa ang background ni Skylar Lassie ay dating lumalaban sa amateur, siyempre may laban po yan mga idol. Para sa akin, 50-50 naman sila dyan sa karanasan. Sa skills, boxer puncher kontra outboxer. So kung sa skills tayo, lamang sa skills si George Arias. Pero kung ikombinasyon natin ang height, reach advantage, power at ang pagka or yung kanyang skills na outboxer mga idol, aba matindi yan. Bakit? May posibilidad na papahirapan si George Arias sa pagpasok sa range nitong si Skylar Lassie. Na kung saan kailangan niyang makapag-adjust kung paano niya maano tong tangkad at yung kahusayan sa paggamit ng height reach advantage nitong si Skylar Lassie. Once na mapasok ito ni George Arias ang range ni Lassie, yun ang pinakatsansa niyang manalo dito sa laban po mga idol. Sino Liamado? Sa tingin ko, Liamado ang Amerikano. Pero hindi naman gaanong napag-iiwanan ang taga-Dominican Republic. Oo, kumbaga, kung sa percent tayo mga idol, 55% para sa Amerikano, 45% naman para sa taga-Dominican Republic. So, kunti lamang po ang diferensya. Ngayon, dadako tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko dyan, Skylar Lassie by technical knockout. Opo. At kung sakaling mauwi sa puntusan, gamit ang pagka-outboxer, gamit ang height, reach advantage at power, posibleng magawa ni Skylar Lassie ang maidominan niya ang laban po mga idol. Pero dahil itong si Skylar Lassie ay isang technique knockout artist, delikado din siya dito na makatikim din ng talo sa pamamagitan ng knockout sa later rounds, bunga ng kapusin sa hangin dahil sa hindi sanay sa pangmatagalang laban. So may chance rin po ang taga Dominican Republic na manalo by technical knockout or knockout. Kahit nasabihin natin hindi kilalang knockout artist ang taga Dominican Republic na si George Arias. Dahil sanay sa pangmatagalan si Arias o sanay sa pangmatagalang laban itong si Arias mga idol. At kung sakaling mauwi sa puntusan, may laban pa rin si George Arias. Oo, sinabi ko nga kanina, oo, nandun na tayo, may kalamangan si Lassie, pero hindi naman gaanong malayo ang diferensya. So may laban po na kung saan posible din na makuha ni George Arias ang panalo by split decision or unanimous decision sa laban na ito. Bunga yung kanyang pagka boxer puncher,
volume puncher, kung saan posible niyang magawa na marisulba ang height reach advantage nitong si Skylar Lassie, mga idol. So may chance po ang taga-Dominican Republic sa panalo. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, sa aking pananaw, may malaking chance sa panalo ang Amerikano sa laban na ito. Lalo na't dayo ang taga-Dominican Republic sa laban na ito, mga idol. Na kung saan, kung sakaling magkaroon lamang ito o mauwi sa scorecard o mauwi sa puntusan ang laban at hahantong sa mga kamay ng hurado. Kung magkaroon lang yan, nandikit sa scorecard, kahit pa sabihin natin lumangmang ng kaunti itong si George Arias, como pure na Amerikano ang kanyang kalaban, delikado siyang matalo sa tinatawag nating hometown decision or yung favoritism. Di na kasi bago yan para sa atin, mga idol. Kaya, sa panig ni George Arias, kung gusto talaga niyang manalo, yung bang gusto talaga niyang manalo, i-knockout niya itong Amerikano? Oo, bagamat hindi siya kilalang knockout artist, eh this is boxing. Anything can happen. Hindi porkit hindi kilalang knockout artist ay walang kakayahang mang knockout po yan. Lalo na't may skills din po ito na taglay. Isang talentadong boksingero si George Arias. Kaya, kung gusto talaga niya manalo para iwas daya, eh, i-knockout niya ang Amerikano. Or kung di man niya magawa na ma-knockout itong Amerikano, dapat maging dominante siya sa laban. Ang tanong, Kuya Dong Sports, may kakayahan ba, may posibilidad ba na itong si George Arias ay maging dominante sa laban? Oo naman. Dahil ito po ay isang boxer-puncher. Pero kinakailangan niyang magtrabaho ng husto para maging dominante. Kailangan niyang pasukin, losobin ng losobin si Skylar Lassie para maging dominante siya. At posibleng siya pa ang papaboran ng mga rado sa panalo dito sa bakbakan. Kaya abangan natin. Magandang laban din po ito, mga idol. Hanggang dito na lamang. Ito po ang Dong Sports PH. Maraming maraming salamat po.